lahat ng manonood ng Blue Dot Channel, subscribe now, here. Subscribe. Salamat po. Thank you sa inyo. Well, una, thank you sa inyo sa mga vloggers. You know, what you're doing is not only, you know, parang for purposes of transparency, you're helping us to be better by you being part of the before and after of what is happening in Manila. So you literally helping Manila to be promoted as a city government and the capital of the country. And you're making our life easier. Thank you, ha? Maraming salamat po. Subscribe, subscribe. Thank you po. May mga basura dyan kahapon at saka doon sa may BPI. Lunes ng gabi, hindi na humakot. Sana naman sa mga nakakapanood, sana naman nakita nyo na nagtutulong-tulong ang mga kawanilang ng gobyerno ng Manila para lang malinis ng ng maalos ng Manila. Ayan ang yan ang epekto ng natin. Balip, sino po yung regular na kumukolekta ng mga basura po dyan? Yung grupo ng Pileco. Pileco. Okay. Ano po yung parang private private agency, parang gano'n. Good morning po. Lahat na styrofoam ko, ang doon lahat ng Pileco ko sa bahay. Baka pwede na pong ipatapon ngayon. Nagagalit sa akin lahat ng styrofoam ko, sinasaway ko mga nagtatapon. Masaway. Pwede pa palabas ko na. Meron po kayo nakatambak dito? Lahat po, kasi po dito kami, asosasyon po kami rito, ay yung mga nagtitinda dito sa bangketa, yun po mga nagsipag-tapin natin dito ng mga basura. Eh di ngayon po kami rito na yung mga kami, yung mga pinagsabihan namin ng mga tao rito na huwag gagawa, itabi muna. At sa umaga na lang, kaya pag dumating ang basura, ano ba kayo, sir? Saan kayo? Dito may pwesto ako dito. Ganito, eto si Market Master. Ganito, may mga parating na truck pang susunod. Sasabihin niya na lang sa inyo kung ilalabas niyo para hindi nakatapos. Nakasalansan ko kasi lahat ng styrofoam ko doon, hindi ko kami nagtapon dito. Pinagsabihan namin ng mga tao po rito na huwag gagawa. Yung mga nagtitinda po rito sa paligid, eh, ng mga nagtapon. Alam niyo, ganito, maganda. Sumampon kayo dito, Market Master. Pagdami na yung traffic, pakulong mo. Sa barangay po dapat ang ako ganun yung gagawa ko para may masakit. Sa barangay po dapat yan. I-abuso. Trabaho po ng barangay yan. Disiplinado po kami rito. Ang litbit po ng palengke namin dito para hindi pa po namin magawa yan. May mga tao po rito kasi. Wala naman po kayong nailabas sa mga basura ngayon dito? Wala po, wala. Wala kaming basura. Nangihingi yung mga nagtitinda rito sa labas ng mga quitties. Puno yan eh. Nangihingi sa amin. Di ba ibigyan namin? Para sila yan pwede makapagtinda. Eh hindi ko alam ganyan ang mangyayari. Dito nga po yun ang sa kalsada. Eh, pero yan, sinisiguro ko, hindi sa amin yan. Lalo na po sa akin. Eh sa akin, dito po nakatali yung mga styro. Paano yun sa amin? Pero sabi sir, kanina sabi niyo. Marami ka po dito na nagtitinda. Dito. Sa labas. Nangihingi po sa amin. Hindi pala yung crate. Ang styrofoam dahil gamit po nila sa panibalila. O ngayon, binigyan nyo ngayon. Binigyan namin. Yan po ang explanation po nito ng isang presidente na vendor na nag-ano yata siya, nagkatitinda po ng mga prutas. Ay ito daw po mga kanyang mga styrofoam ay iningi sa kanya ng mga vendor para siguro paglagyan nila ng mga prutas sila habang nagtitinda. Ngayon, nung maubos na ng mga vendor yung kanilang mga parinda, dito po titinambak tong itong mga styrofoam na to. So yung kanina in-explain ko ni yung ating yung kanina nag-explain na nagpunta rito na nakikiusap na meron pa daw siyang mga styrofoam na kailangan pong hakutin sa bahay nila kung po pwede daw ipatapon dito at isabay na
So, napakarami talaga ng basurero na itinambak dito ng mga vendors. Puno daw. Itong lugar ito ay nung kahapon ay punong-puno daw ng mga vendors. At itong mga styrofoam ay galing doon sa isang doon sa isang mama o doon sa nagpakilala sa atin o lumapit na nasa. Actually, ito ay hiningi sa kanya ng mga vendor para paglagyan daw mga parang tray, gamitin as tray ng mga vendor ito habang yung kanilang mga produkto ay nakalahad po sa ano o pagtitinda ng mga vendors. Kaya po ngayon ang nagkakatuloy itong basura nito na itinambak ng mga vendor dito ay itong mga DPS QRT at DPS Stereo Rangers. At gumamit na rin po sila ng mga malalaking truck para lahat ito may maisampa na po doon sa truck. Ang dala-dala po natin kaninang truck ay dalawa po. So, pinabalik po nila yung dalawa sa City Hall para i-discharge yung mga kanilang kargamento. At bumalik po ito. Ito na po yung bumalik. Pero same driver yung bumalik po sa atin. Kumuha lang siya ng mas malaking truck na paglalagyan po na itong lahat na itong nakatambak po rito. Okay, dumating na rin po isang loader dito ng engineering team. Ito po ay dati nakunan din natin ng video sa ating kartiga na nung ginigibal po nila yung building po ng MPD, MPPB. Si Sir, kung natatandaan nyo. Sir, kamusta? Tayo naman, kita naman ulit tayo. Dala-dala niya itong mga mini loader, mini payloader para makatulog po sa paghahakot at mapabili po yung kanyang maisakit po ito lahat. Yan po ay galing pa sa munisipyo o sa Manila City Hall para mag-romes pa po rito at makatulong po sa ating DPS QRT at DPS Stereo Rangers po. Nagaling yan dating sa bataan. Ang bataan? Oo. Meron tayong parang narpila yata nila yun. Doon, meron doon ano eh. Meron doon sila kay Marius Lindo. Tapos, may tawag ito. Incinerator yata ginagamit po. Para paano yung basura. Malaki yung malaki. Hindi pa pala kami pwede makapasok po. Hindi, kahit kami. Saan ginapuntis ka yung mga camera? Camera? Restricted talaga na. Kasi nga, kung iisipin natin, parang unsanitary yung ginagawa natin. Okay. Pero yung first solution natin is parang makuha lang basura. Pero pagdating naman doon, mayroon naman na nag-aasikaso para magiging umayos naman yung pagdadam. Kaya walang ano, walang complaint. Wala tayong naririnig na nagko-complaint sa mataan nila. Ayos po. Manila! God first! Sandaling-sandali lang po ang akutin ito ng payloader dahil ito ay mabilis naman magtrabaho itong ating operator. Nakasama rin na natin siya dati sa kartilya. Siya po yung nagpe-payloader doon po sa nagtitibaga po doon ng MTPB saka ng yung MPB, MPD na station. Outpost po doon na nung isang linggo po o nung makalawang linggo po. Andito rin po si Sir Chico. Siya po. Inspector po ng Highway Division na
Highway Division 2. Andito pa rin tayo sa kanto ng Librisa at San Andres Bukit. Kantong-kanto po rito ay yung palengke ng San Andres. Overview or ng info regarding dito sa pagtatapon po ng basura, kung saan nila dadalhin. Dinadala daw po ito sa Bataan, okay, para doon itambak o tunawin ang mga basurang ito. Bat-habat na ron, talagang nandidimahid na yung ano nila ron, yung lugar na yon, dahil punong-puno po ng mga katas ng prutas, mga siguro nabubulok pa mga gulay, mga karne na hindi po na bebenta, hindi natin na makonfirma po kung may karne po dyan, pero ang konfirmado yung isang tambak na gulay na yan nasa loob. Ganon din po yan, iyan po yung storage na yan na ginawa na pong storage ng mga basura para pag hindi nahakot dyan, ilalagay sa loob. Tapos tatambakan na ulit sa may labasan. Nakakasulasok po yung amoy dito, kaya pasensya na po sa mga nanonood. Pasintabi po at kanina po natin ito. Inaano, ayan o, oh, makikita nyo yung nanilimahid ng dumi. Napaka, ano po talaga, na nakakapanlambot at nakapanlambot na isipin na yan po ay nag-exist po dyan sa lugar na yan. Kita nyo, medyo malinis na po siya. Hindi yung kagayang kanina, sobra talagang dumi at nanilimahid po. Ngayon po, nalinis na po siya, na flush out na siya kahit papaano. Tapos mamaya yung basura na yung mga yan, tatanggalin na po rin po daw dahil may darating daw isang truck pa na maghahakot dyan. Hindi lang natin masabi kung GPS ang babalik o yung mismong yung garbage collector na nakakontrata po rito. So, yan guys, well done po sa ano sa ating DPS, job well done po sa ating DPS QRT, lalo na po sa pag-rest back at pagtulong ng engineering team para mahakot po to at pinahirap po sa atin yung kanilang truck na malalaki para isang hakotan lang po ang mangyayari, hindi na pabalik-balik. So salamat po guys sa inyong pagsama at tayo ay magpapatuloy na magre-report po sa inyo ng mga kaganapan dito sa Maynila. Maraming po salamat, and again, Blue Dot Channel, mag-subscribe kayo and hit the bell button.